Okay na. Sa episode na ito, isang sekreto sa pagbibreed ng hito ang mabubunyag ng ating master maghihito. Isang napaka-importanteng technique na iilan lang ang nakakaalam. Ngayon kukuha tayo dito ng breeder na lalaki, no? So dahil subo ko na, hindi ko na diyan lang muna sila. Ang kukunin lang natin lalaki. Tapos doon sa kabila, yung babae, kasi may gusto kong subukan na bagong babae na naka-recover na, na itlog. Ayan. Ito nga pala si Jun, yung 10 years na kami nagsasama. Yan. Yan yung taga-supply ko na tubig ticks or bloodworm. Yan, so abangan natin yung episode ni yan Kuya Jun. Yan sir, okay lang yan kahit walang tubig. Okay lang kasi papatayin yan sir eh. Ah, ito papatayin. Oo, kukunin natin yung PG, saka yung testes. Utak. Yung utak? Oo. 15 pieces daw, sir. 15 pieces. Hindi ko sa pwedeng kontrahin eh. Discarding niya yun eh. Marami-rami din palang sinasacrifice, ano? Oo. Pero yung iba ginagawa, 1:1. Minsan naman, 1:2. Dalawang male sa isang female. Magastos yun. Dati ganun ginagawa namin. Meron naman 50 kilong babae. 50 kilo na laki, hapag-gastos nun. Mm-hmm. So, pinag-aralan ko kung pwede bang pauntiin sa maunting pamamaraan ng lalaki, mapapaanak mga babae. So, nasubukan ko, pwede naman pala, mas tipid. Ganyan. Ano pang kailangan preparation, sir, bago niyo huli? So, eto, may tubig talaga to. May tubig talaga yan, mamaya tatasan namin. Tinuyo nyo lang para mas madaling hulihin. Oo. Pagka kasi walang tubig, mahirap eh. Hindi mo mapipili. Ma-stress masyado ang isda eh. Ayan. Sa lalaki, hindi naman kailangan ng palakihan yan. Sa breeder, hindi rin kailangan ng palakihan. Kailangan gusto yung gulang. Gusto yung hinog ng iklog. Ilang months yung... Kailangan sa breeder, bago mo siya pisain, kung maaari para sa akin, ha? 1.5 years or 2 years bago mo siya i-breed. Tapos yung lalaki naman? Ang lalaki, ganun din para sa akin. 2 years din. Kung ano edad ng babae, ganun din ang edad ng lalaki o nung female o male. Para match naman. 2 years. Pareha, same lang dapat sila para okay. Yan. Then, mas ma-okay sana yung crossbreeding. So ngayon kukuha lang tayo dito ng lalaki. Ito crossbreeding din to. Ngayon kukuha tayo ng lalaki dito, doon tayo kukuha ng babae sa kabila. Kasi gusto namin subukan yung isang breeder na nandoon sa isang pangko na kung ready to breed na rin siya. So kakatayin, ito yung mga gamit sir. Ringgilia, lais cutter, yan. Marami nang kinita to. Ang mahiwagang lais. Ito yung ginagamit namin na sodium chloride na panghito. Ayan. Para saan yan? Dito po namin ilalagay dito yung PG. Then lalagyan namin ito, tutunawin ni Boss Jun. Yung ayan. Utak. Oo. Yan. Ganyan. Yan po ang preparation ng ito, ayan. So ayun, kinakatay na po yung male. Kakatayin yung male. Yung male. Sir, di ba sa natural nila pamamaraan para mag-breed sila, paano sa natural habitat? Bibitawan mo lang? Pagkabibitawan mo lang, kung nasa fish pan lang din, walang mangyayari, kakainin lang din ng mga kasamahin niya yung ibubugan nilang itlog eh. Mm-hmm. Dito sa kumpari ng tatay ko, nung bagyo, bumagyong undoy, nakawala yung mga breeder niya. Mm-hmm. So may mga lubak ng kalabaw, doon nakitlog yung mga breeder, so umalis. Then after nung bagyo, napisa yung itlog yun, nakakuha sila. Ng breed ng fingerling. Okay. Pero sa natural breeding kaya naman din, kaya lang ko konti mapoproduce mo napakaunti. Nice. Hindi kagaya nung dito actual yung talagang mano-mano. Kakatayin. So paano niyo sir na discover anong klaseng pamamaraan ito bakit na kailangan nating katayin yung mga lalaki? Lalaki. Kasi kaya kinakatay po yung lalaki sir. Una-una yung utak, yun yung pampahilab sa female pagka isinaksak. Then, yung bayag, pagka lumabas ng iklog ng babae o ng female, pang aumento lang siya, pandagdag lang siya para siguradong mayroong similya. Pero kahit naman wala noon, mapipisa pa rin yun eh. May pagkakataon na mapipisa. Kasi sa fish pump pa lang kasi yan, may mating na sila. So, may yung iklog ng babae, may ano na yun, may similya na talaga. So, pandagdag lang yung testes. Sinong mag-aakalang ang napakaliit na utak ng hito
ay isa sa pinaka-importanteng sangkap sa tagumpay ng pagbibreed ng hito. Alamin natin ang proseso ng paggamit nito. Ito, yung maliit na yan, ang kukunin. Maliit lang na. Yung utak yan? Oo, yung utak na yan, sir. Ganyan lang kaya itik na utak ng hito? Oo, buti pa hito kahit maliit utak na gagamit. Di ba, sir? Sana all, kahit maliit utak na gagamit. At hindi sa mabuting paraan pa. Yung nga, napakaliit diba, lang. Di ba, may pakinama kahit maliit ang utak. So paano nyo, sir, na-discover sa mga maghihito na meron palang gamit ang utak ng hito? Nung panahon ng mga legit dito ng hito, sir, at hindi pa ako sanay, naririnig ko lang sa kwentuhan nila. Nung una, ayaw ipakita nung mga nagbibreed dito. So ang ginawa nung mga tauhan, nung mga kamag-anak ng tatay ko, bali mga lolo ko na, binutasan yung isang kwarto kasi nasa kwarto ayaw pakita eh. Ginawa, binutasan yung dingding kasi plywood lang. Sinilip nila kung paano. Nakita nila na pwedeng gamitin yung utak sa ano, kasi sinasabi ng mga unang pisa, may nabibiling gamot yung mga Ovaprim na ano, noon pa yun, napakamahal dati ang isang garapon na ganito, sir, siguro 10ml lang yun, ano, boss yun, 15,000 dati yun, 15,000 lang isang bote. So tinanong, utak pala ng ano yun, ng karpa or nung hito yun. Yung utak ng karpa, sir, pwede din gamitin yun. Pwede, sa hito? Oo, pansasaksak mo, pangpahilab. Pampahilab, ayan, yan ang utak. Huwag lang, sir, yung utak ng manok. Baka tumilaok. itong kalaman na to, Pinoy na nakadali na, nakadiscover. Nakadiscover. Pinoy na. Hindi natin alam po sino. Oo. Basta dito, ito kasi ang lugar ng bayan ng pandi ng bagong baro nagsimula ang breed ng hito. Ay, hindi naman sa Bustos eh. Dahil sila Vice Mayor Martin noon, saka sila Oli Sinuiga, Ami. Dito lang bumibili ng hito dati ng fingerling sa mga Sebastian. Hanggang lumaganap nga, sir, dito sa lugar ng Bulacan ang paghihito. Ngayon, lalaganap na sa buong Pilipinas kasi pinakita na natin eh. Hindi na kailangan magbutas ng dingding para magtutunan. So mamaya kukunin naman yung ano yan, yung test, sir. Mga ilang years nyo nang ginagamit ng etong technique na ito? Buhat nung mag-start ako, sir. Kung gano'ng katagal sa pag-ibreed ng hito, gano'n din katagal na yun. At bago ko pa matutunan, may mas nauna pa sa akin na ganyan na din ang pamaraan na ginagamit. Baka hindi lang 20 years yan, matagal na. Yan, na ginagamit. Ilang taon ka na babusta sa paghihito? 40 years. O baka mga 60 years nang ginagamit yan, sir. Kaya po kailangan ng planggana, yan po ilalagay yung teste. So hugasan po kasi yan. Kukunin yan bata na yan. Ito na si... Shortcutin mo na sa ilalim. Bagong train. Ito, fresh na fresh, marunong na. Ilang taong ka na, Toy? Sumagot ka. 13 years old. Ano pangalan mo? Ha? Raymond. Ayan, si Raymond po, mga kahito, ay na-train na ni ating Master Arden. Sa edad na 13 years old, magaling nang kumuha ng utak. At ngayon ay ang testes naman. So ito, testes. Ayan ang testes, yung bayag ng lalaking breeder of male. Yung pagka-utak lang kailangan mo, pwede yung sa market. Kahit hindi siya 2 taon, basta importante yung utak makuha mo. Pero sa breeding, kailangan 1 taon at kalahati pataas. Mga 2 years. Para hindi naman masyadong sacrifice yung mga breeder mo na pinatagal mo. Pinatanda mo ng 2 years, tapos kakatayin mo lang. Eh kaso, sir, sacrifice pa rin kasi kailangan ng testes eh. Kailangan din, so importante rin magparami talaga ng mga breeders. Kaya ako, sir, pagka kukunti na yung mga breeder ko lalaki, bumibili ko sa kapwa breeder ko. Bumibili ko ng puro lalaki. Nag-i-stock talaga ako ng maraming lalaki. Kasi nauubos sila, ang babae, hindi eh. Kasi nakakabalik yung babae buhay para umiklog uli. Ayan. Ito po ang mga utak na parang mga butil lang ng sili. Yung buto ng sili, sir. Tapos, pagkatapos higupin, babasagin lang. Babasagin, nudurugin. Hindi siya pwedeng durugin ng kutsara na lang. Pwede din siya, sir. Pwede rin, pero ito yung pamararaan nyo. Yung pressure ng syringe, Oo. Doon niya papasiritin na lang paulit-ulit hanggang sa mapino. Oo. At ito ay pampahilab. Oo, pampahilab yan. Isasaksak yan sa female mamaya. Yan po yung hinahalo namin. Gaano karami ang nilalagay? Mamaya, sir, bibilangin lang namin yung female. Saka namin tutuusin ko lang ml.
Pero yung sa paghahalo dito, wala naman. Basta yung kasa sa isang ringgit. Basta may tubig. May ganyan, may sodium. 15 utak yung pinino dito. Tapos dinagdagan ng ilang ml ng sodium. Dextrose. Yan, okay. Ito yung dextrose na kung pag na-hospital ka, no. Yan ba yun? Hindi, panghugas lang yun, sir. Yung sinuswero, magkaiba yun, sir. Magkaiba ba yun? 160 ml. Ito, 160 ml. Ang sukat nung 15 utak na tinunaw. Sa 80 pirasong female. Kasi malaki maliit. Pero kung puro malalaking breeder natin, mga 30 piraso lang gagamitin natin. Ganun. Kasi pry yung ibababa natin, pipisain, pry yung order, then pry din yung ibihulog sa pipa, kaya dinadamihan namin. So next naman, pagtas natin i-prepare yung utak. Yung bayag, kailangan hugasan. So malinis na. Hugasan din ng... tubig lang, sir. Tubig lang. Yan. So, kailangan kasi malinis bago ilagay sa rep, sa ibaba ng rep. Kita natin siya. Yan na, ilang... 15 rin to, no? Hindi. 30 piraso to kasi. 15, doble. Yan. Dalawa kasi yung test. So, kung magaganda yung test nila, mga malilintog, kahit na lang maliliit, malilintog at mapuputi. Ibig sabihin yan, talaga yung breeder, maganda yung condition, saka tukol sa gulang. Gusto yung age. Puno ng similya. Puno siya ng katas ng similya, nililintog. Kaya, maganda. Maganda to. Ayan, Ito, platandaan, mga ganyan. Yan, tatandaan nyo, ganyan kalilintog, tapos mapuputi na. Mas mainam nga, lahat maputi . Kaso, bihirang-bihira, ayan. Yan. Boss, gagamitin mo pa ito? Ha? Diyan mo lagay, boss. Okay, so malinis na. Papalagay ko na ito sa rep. So ilalagay mo na sa rep? Oo, lalagay ito sa rep, sir. Mamaya pa gamit nito, sir. Ibilang tayo ng mga ilang oras. Matapos kunin ang mga testes sa mga male breeders, ugasan ito at ilagay muna sa chiller ng inyong refrigerator. Gagamitin ito at dudurugin para makuha ang mga similya at ihahalo sa mga itlog ng hito. Itong ilang oras ang bisa niya, kailangan magamit agad. Yan. Basta magagamit natin kaagad yan. Ngayon kung sobra naman yung utak mo dahil nakakakuha ka sa mga palengke ng PG, pwede mo siyang ilagay sa acetone para sa susunod na breeding mo, magamit mo siya. Hanggang isang buwan kaya sa acetone. Ito na yung pang-remover ng cutics sa kuko. Lalagay mo sa... Pwede mo ilagay. Dati, ganun ang ginagawa ko pagka marami kong nahihinging utak dahil may nagkakatay, doon ko inilalagay sa acetone. Ito yung mga babae. So, yung bago nating susubukan. Ayan. Ang laki ng isa, Kailangan natin masubukan lahat kung talagang fertile na sila, Ano ang pangalan naman na itong assistant mo na itong isa? Ayan, si Erwin. Ang laki ng isa. Malalaki ito, boss, yung iba. Galing saan yan? Hindi sa Malawak. Iba-ibang sukat nila, no? Oo, iba-iba. Pero yung age niyan, pare-parehas lang, sir. May maliit, may malaki talaga. 2 years. Kahit na 2 years, yung isa maliliit, 2 years na rin yan. So, hindi mababase sa laki ng hito ang edad nila. Hindi. Yung iba kasi, sasabihin, gusto namin yung malalaking breeder. Bakit? Pagka nakita nila malaki, breeder na yan. Hindi pa siya breeder. Pagka ang hito, walang isang taon at kalahati, hindi pa siya pwedeng maging breeder. Kasi yan, pinipigilan namin yung paglaki. Kasi mas maliit, mas mabilis bumalik ang iklog. Matapos durugin ang mga utak at ihalo sa sodium solution, kailangan itong iturok sa mga female breeders para magsilbing pampahilab ng tiyan at makatulong sa paglabor ng inahing hito. Alamin natin ang mga detalye at ang tamang pagtuturok nito. Bali ito, 3 ml. Kasi medyo malaki siya. Yan. Saan yan sinasaksak? Sa batok. Pwede din dito yan. Magdang batok. Yan. Yan, 3 ml. So, 5 ml yung gamit niya. May batok palagi. Bandang ilalim na ng ulo. Oo. Yan, sa batok. So, makita nyo, kaya gusto ko subukan kasi putok na ito yan, sir. Ito yung gusto nyo. Mga ganyan. Talagang mga ganyan. Ayan. So, ngayon, ilang female ang ating i-breed?
Siguro mga 60 piraso lang. Okay, 60 piraso lang. Anim na po. Anim na po. Dahil pra yung hihulog natin sa fish pa natin, so kailangan mas marami. Ngayon, sa isang female mo, gaano karami estimate? Ang napaproduce? Ay, wala kami estimate. Wala. Kasi sama-sama sila eh. Natutuos na namin yan kapag kayo napisa na silang lahat. More or less na lang yung tadyahan namin. Okay. So, kumari sa 60, more or less, based sa experience nyo, ilang libo? Ilang daang libo? Pwede, kung dito na yung papalakihin sir sa box, yung mapipisa nilang pride kung sa box ano, kaya namin bumuhay ng 1,000,000. Sa 60 pirasong female, most likely 800,000 to 1,000,000 na fry ang pwede nyo ma-produce. Pero pagdating naman sir nun sa lupa, alimbawa, ang hinulog namin 5 days old fry, hindi na namin alam kung ilan na magiging survivor nun. Basta kung ano yung binigay ng Panginoon na buhay, yun na kami. Masaya, maparami, mapaunti, masaya na kami dun. Kasi hindi na namin nahawak ang buhay ng pagdating nila sa fish pan o sa nursery pan. Pero dito, pagka dito naman namin pinalaki ng fingerling sa loob ng 12 days up, kaya namin talagang bumuhay dito na hanggang 1,000,000. Yung fry. Na regular size. Na fry. O, fingerling na siya. Fingerling na. Oo, kaya namin. Ilang ito, malaki-laki ito. Botchok to. Ito, bibirahin namin ng 5 ml. Ilang kilian? 2 kilos yan, ano? 2 kilos yan, sir. 2 kilograms itong laki na ito. Oo. Kaya 5 ml. Oo, 5 ml. Ito, ganun din to. 4 ml to, no? Ito, 4. Mas maliit ng konti. Matik na yun sa amin, eh. Hindi na namin kailangan timbangin sa ano yan, sa mga timbang. Basta nakita namin, alam na namin ito ilang cc yung isasaksak namin. Meron ba, nanaw-overdose ba sila dyan? Ay, walang overdose yan, sir. Pero ano mangyayari pag nasobrahan? Wala naman, sir. Wala naman. So, basta pare-parehas din ang labas nila. Yan, laki nito. Yan, oh, napakaganda ng iklog, oh. Parang si Majin Buu. Ang dami. Ay, han, daming iklog na lalabas niya. Sana lumabas. Kasi hindi naman lahat, sir, ng malalakit yan at nasaksakan, lumalabas ang iklog. Pagkapangit na yung iklog ng breeder, hindi mo talaga mapapalabas yan. So, ano mangyayari? Ano na siya? Reject na siya. Reject na? Oo. Pero ano mangyayari sa egg niya? Ibubugay na sa fish pan yun. Then, magpapalit na siya. Parang pakain na lang yun sa kasamahan niya? Pagkain na lang sa kasamahan niya. Pagka nirelease niya yun. Pagka ganun, sir, hindi na namin tinutuloy palabas. Hindi namin pinipilit. Kasi alam na namin, sa paghagod pa lang o paghilot, alam na namin yun eh. Na pangit yung magiging labas ng iklog. Kasi pagkapilit po yung paghagod sa isang breeder, parang nasisira yung tissue ng iklog niya, yung mga balat niya. So doon pa lang wala na. Kaya dapat importante din po yung paghagod. Yung sa tamang paghagod. Swabe, para ka lang humihimas ng hita ng jowa mo. Ilan na dito yung medyo may matagal-tagal na sa'yo, nakarami na? Siguro yung malaki na yan, siguro nakadalawang gamit na tayo, tatlo. Tatlo, no? Nakatatlong gamit na kami. Ilang beses sa isang taon pwedeng gamitin? Two times lang. Dalawang beses isang taon mo lang pwedeng paanakin ng breeder. Kasi pagka halimbawa sir, nakuhanan na natin ito na iklog, another 6 months na ulit bago mo siya magamit. So 6 months bago siya talaga Kaya dalawang beses lang sa isang taon mo siya pwedeng gamitin. Kasi para yung iklog niya, fertile na fertile, maganda. Yung iba kasi, makita lang yung breeder na may malaket yan, pipisain na kaagad. Hindi pa fertile yung iklog. Kaya ang resulta, pangit ang mga game try, namamatay, mahina. Kasi hindi pa hinog yung iklog niya, pinuwersa niya ng paanakin. Totoong napalabas niya, nabuhay niya, pero unti-unting namamatay, pagdating sa lupa, mahina. Diba? So, paano nyo na mamonitor yung edad? Tsaka kung ilang buwan ng... Halimbawa, nagpisa ako ngayong September. September, nagpisa ako. October, nagpisa ako. November, nagpisa ako. Yung tatlong buwan na yon, pinagsasama-sama ko sa isang butas, then isusulat ko sa kalendaryo yung last na pisa. Kung November yon, sama-sama sila, November. Di bibilang ka, November, December, January, February, March, April. April pa sila pwedeng pisain. Kaya nakaseparate lahat ng breeder ko. Kailangan talaga ng monitoring. Kaya hindi ako nauubusan ng breeder na babae. Kahit taglamig sir, may babae ko, yung iba na mamoblema. May cycle ka na eh. Kanya-kanya kwarto, parang ganito sir. So ilan ang butas mo para sa mga breeder mo? Marami. Isa, dalawa,
Tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong butas yan. Pitong butas. Bukod-bukod sila ng ano, ng date, pecha, ganun. Pero sa bawat butas na yon, may kahalong mga lalaki yon para may mating. Ganun. May karga na sila. Oo, may karga na sila pagka nabuntis. Kahit mawalan ka ng testes ng lalaki, alam mo may mabubuhay pa rin kasi may karga na sa loob eh. Kasi may mating sila eh. So katulad nito, no? Ito, gaano kataas yung rate na may karga na yan sila? Siguro sa 100%, mga 75% meron yan. Kaya meron tayong testes na... pang ano lang, pang umento ba, pang dagdag lang. Just in case may nakalusot. Oo. Yun ang ano, yun ang pandagdag para pang sigurado lang, sir. So, yung 75% mo na may karga na yung similya dito sa chan pa lang ng breeder. Tapos yung another 25% niyan, doon mo kukunin, bali 100% na meron. Ngayon, kahit sabihin mo 100% ng may similya yan, at ang ginamit mong breeder ay yung iklog ng female ay hindi pa ganun fertile, bata pa, pwersado, mura pa, mamamatay rin siya. Mahina siya. Mahina rin ang kalalabasan. Kaya kailangan talaga, ang pahinga ng isang breeder na bago na paanak mo ay 6 months o 5 months ang pinakamababa. Huwag mong mamadaliin. Ika nga, lahat na nagmamadali, eh baka mamaya sa bungi, mauwi. Kaya ako, maselan ako sa breeder, sir. Kagaya namin ni Boss Jun, yung iba na may problema sa breeder, kami hindi. Di ba, boss? Nakakatagos tayo ng buong taon na hindi kami bumibili ng breeder. Kasi nakaseparate lahat ng breeder namin. Yung fingerling, fry, lalo nang gawin na Isabela, Pampanga, nabese ha, nahihirapan silang buhay, nalulusaw. Pero dito sa Bulacan, nalulusawan pa man din kami, nakakabuhay pa rin kami. Kasi yung lamig saka yung lupa rito, putik talaga eh. Lahat kita, kaya nakakabuhay po kami. Birahin mo yung malalakit yun, boss. Malalaki pala ito, boss eh. Oo. Bali, ilan to? 60 lang. So, pagkatapos na injectionan, pwede na lagyan ng tubig? Oo, pwede na po. Tapos tatakpan po namin yan. Then, bibilang tayo ng 9 hours. Papalabasin na natin yung iklog ng female. Oo. Bakit, sir, 9 hours ang hihintay pagkatapos injectionan? Ayun ang tama-tama ng labor niya. Pagka naman taglamig, 11 hours. Bakit yung, mas mataba? Kasi mas malamig ang panahon, mas matagal silang mag-labor. Pagka naman tag-araw, kagaya nito, saktuhan lang, nasa natural labor ng oras lang sila ng ano, ng labor. Tama-tama lang. 9 hours. 9 hours o 9 and a half hours, ganyan. May mga case ba na pag na-injection na, namamatay sila? Hindi naman, sir. Wala akong namamatay dyan pagka na-injectionan. Meron namang case na pagkatapos kuhana ng iklog, may namamatay. Kaya ang ginagawa namin, ang paghagod, swabe lang. Hindi namin sinasagad yung iklog. Kasi kapag sinagad mo, dun sila nagkakaroon ng problema, dun namamatay. Sayang. Ilbis na magamit pa sa susunod, wala na, namamatay. Kaya napaka-importante yung paghagod talaga sa isang breeder. So ngayon, sinong master hagod natin? Master taga-hagod? Pwedeng ako, pwedeng siya. Dahil siya naggumawa nito ngayon, siya lang. Uh-huh. Assistant lang ako. Pagka naman ako gumawa, siya naman assistant ko. Ito yung sumobrang piggy. So wala siyang 60 piraso kasi malalaki yung iba. So ito yung sumobra, isasaksak doon sa mas malaki. Di ba yung tumapang yung saksak sa malaki? No? Ayan, boss. Okay lang, birahin. Oo, so doon namin ibibigay sa malalaki yung sobra para hindi naman masayang. Wala naman overdose yan, sir. Sa experience namin, ha? Ewan namin sa iba. So, tapos na. Tatakpan na lang to, sir. So, ano pa lang tatakip nyo? Bali, yung pinagsasabuyan ng iklog, yun na tinatakip namin yun. Tapos, gaano karaming tubig ang ilalagay dito? Siguro, yung lubog lang sila, mga hanggang dito. Basta yung lulubog sila at makakapaglangoy. So, natapos tayo ngayon, ano? Sir. Ano oras? 7. 7 tayo natapos. Matapos maiturok ang pangpahilab, kailangan maghintay ng 9 na oras bago umpisahan ang paghihimas at pagpapalabas ng mga itlog. Kung mainit ang panahon, 9 na oras ang paghihintay. At kapag malamig naman, umaabot sa hanggang 12 oras ang paglilabor o paghihintay bago palabasin ang mga itlog ng hito. Naka-pre-order na ba, sir, yung similya na yan? Meron na, sir, meron na.
Oh, shout out niyo yung customer niyo. Ay, yung mga customer ko diyan. Pampanga, saka Isabela at Pangasinan, shout out po sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Saka rito sa amin sa Bulacan. Ito na, nakasalang na. Nakasalang na yung ano namin, yung para ibigay sa inyo. Ayan, magaganda po itong ginamit namin. So, bahala na si Lord kung ano yung ibibigay sa amin. So, bakit kailangan ng cover, sir? Sir, tatalong po sila, sir, eh. Kaya kailangan takpan. Hanggang naghihintay tayo nung oras ng paghilab nila. Malalakas din pala tumalon yan. Naku, oo, sir. So, kailangan natin takpan. Isa na lang. Dito po tayo ngayon. Kay Sir Arden uli. Okay. Master Arden. Shoutout po sa mga viewer ng Agri sa Agri. Mga nagme-message po sa atin. Maraming po salamat sa mga comment ninyo. Ayan. Ayan. Hands on. Very hands on. Pag nagnegosyo ka, kailangan. Hands on ka. Sa ating final episode, ang pinakahihintay ng lahat, ang isang napakadetalyadong demonstrasyon sa paghihimas ng hito. Animoy mahiwagang haplos ng mga kamay para palabasin ang tila gininto ang itlog na nagpaunlad kay Arden Garutay. Ito pa yung isang kulay na maganda na itlog, oh. Ma-blue-blue. Ayan, isang platandaan din ang napakaganda ng itlog ng breeder. Bukod sa gold, blue-green. Yeah.